At nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilalarawan ng kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha, tinanong siya kung ano ba ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Nang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Nang ibig niya sabihin dito, ang ikinikilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naayon sa kung ano ang nababanggit sa Quran. At wala nang iba pang makakapagsabuhay ng kung ano ang tinuturo sa Quran ng mahigit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung ang Quran ang ating sukatan, kung paano ba nating masasabi kung ang tao ay merong mabuting kaasalan? Gayun din ang sunna bilang sukatan, kung ang tao ba ay mabait? Maraming mga nagkalat na maling konsepto sa mga tao ukol sa kung ano ba ang kabaitan. Maraming kumakalat sa mga tao ng mga konsepto ng huwad, mali o peke na kabaitan. Ang marami sa mga tao ay nag-aakala na kapag mabait ka o kapag meron kang mabuting asal, ay hindi ka pwedeng magalit o hindi ka dapat magalit. Na hindi ka maaari magtaas ng boses mo kapag nakakita ka ng mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na kapag nakakita ka ng kasamaan sa iyong paligid. Na para sa maraming mga tao, ang kabaitan, yung magtangatangahan ka, yung magbulag-bulagan ka, yung wala kang pakialam sa paligid mo. Na kumakalat na ang mga Shia, kumakalat ang mga bid'a, wala kang pakialam. Sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala sa harapan mo, pero nakapikit ka, ayaw mong magalit dahil sa riya. Kasi gusto mong isipin ng mga tao na mabait ka. At ito ay isang maling pagkakaunawa ng mga tao sa kabaitan. Ilang beses ba na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namumula ang kanyang mukha kapag nakakakita siya ng shirk, ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa panahon natin ngayon, merong mga lumalapastangan sa ating mga scholar, mga tumatanggi sa hadith, mga lumalapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nagagawa pa ng mga taong itong makipagtawanan sa mga na nagkakalap ng kasamaan sa pagitan ng mga Muslim. Isa pa sa maling pagkakaunawa ng mga tao ukol sa kabaitan, akala nila dahil mabait ka ay wala kang kakampihan. Sinusunod nila yung kanta ni Francis M. Naggumit na ka at huwag kumampi. Bakit? Si Francis Magalona na ba ang propeta mo? Siya ba nagtuturo sa iyo ng relihiyon mo? Na nakakakita ka na ng Muslim na inaapi ng kanyang kapwa Muslim, wala ka pa rin kakampihan. Sasabihin mo pa rin gigit na ka na hindi mo tutulungan yung inaapi. Isa pa sa maling pagkakaunawa ng mga tao ukol sa kabaitan, iniisip nila na makikisama ka sa lahat kasi mabait ka. Kahit mga tao na alam mong mali ang akida, kahit alam mo na yung mga tao na yon ay nagkakalat ng bid'a, makikisama ka sa kanila kasi mabait ka. Merong puwang ang kabaitan, ang pagiging mahabagin natin para doon sa mga tao na naliligaw. Subalit, hindi sa paglampas natin sa hangganan na nakokompromiso ang ating relihiyon na tayo ay wala nang ginagawang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamahan. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang kabutihan ay katangian ng Muslim. Subalit ito ay merong mga batayan, merong mga panuntunan, at merong hangganan. Hindi sa lahat ng pagkakataon na inaakala ng tao, ang pagiging malumanay ay kabaitan. Dahil merong mga tao ay inaakala rin nila na ang kabaitan ay mga ngahulugang maging para kang bakla, na masyado kang malambot kumilos, masyado kang mainhin, para kang bakla magsalita. Akala nila yun yung mabait, yung bakla magsalita. At ito ay hindi rin naayon sa tamang pagkakaunawa ng Muslim sa kabaitan. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, pinapayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na maging magaslaw sa pagkilos, maging malalakas at maging tunay na mga lalaki. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kapag nagalit siya, pinapalo niya kagad ng stick yung tao na hindi niya nagugustuhan ng ginagawa. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sinisigawan niya yung mga tao na hindi niya nagugustuhan ang mga kanilang ginagawa. Pero meron bang ni isang Muslim ang magsasabi na masama ang ugali ni Umar bin Khattab radiyallahu an? Wala. Ang daming mga Muslim nagdudua, Ya Allah, bigay mo sa amin ang khilafa. Gawin mo kaming pinamumunuan ng khalifa. Bigyan mo kami ng khalifa na katulad ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Pero wallahi,
Kung darating man yun si Umar bin Khattab o tao na katulad ni Umar bin Khattab upang maging khalifa natin, ang mga Muslim mismo ang aayaw sa kanya. Dahil mali, unang-una, ang pagkakaunawa natin sa kabaitan.